Matapos ang 18 taon sa noontime show na 8 Bulaga, kumusta na kaya ang host na si Toni Rose Gayda? Paano nagsimula ang kanyang career? At paano nito nalagpasan ang paghihinagpis ng isang ina matapos pumanaw ang kanyang bunsong anak? Si Toni ang nag-iisang anak ng sikat na aktres at dating governor ng Philippine National Red Cross na si Rosa Rosal. Iniliim nito na isa siyang artista upang maiwas sa issue at kontrobersiya ang anak na si Toni Rose. Ayaw rin itong pasukin na nag-iisang anak ang showbiz dahil baka hindi niya ito kayanin ang buhay sa industriya. Ngunit kalaunan ay nalaman rin ni Toni na isa palang sikat na artistang inang si Rosa at hindi na rin napigilan ang pagpasok nito sa showbiz. Unang nakilala bilang endorser ng sabon na kamay bago pasukin ang pag-aartista hanggang sa nadiskubre ang husay sa hosting at mula noon ay iba't ibang TV shows na ang pinangunahan nito gaya na lamang ng lunch date at ang kanyang pinakmatagal na naging tahanan, ang 8 Bulaga. Lumaking walang ama si Toni Rose. Mula sa kanyang pagkabata ay hindi niya naranasan ng kalinga ng isang ama na isang piloto at hindi man lang nasilayan ng personal nung siya ay lumalaki at nagkakaisip. Nasilayan na lamang niya ito nang siya ay mag-asawa at pumasok na sa industriya ng showbiz. Kalaunan, pagkatapos ng kanyang pag-aaral, ay nakapag-asawa na agad si Toni. At tulad ng ina, ay hindi rin nagtagal ang relasyon nito sa kanyang napangasawa. Ngunit nagkaroon naman sila ng dalawang anak na lalaki. Sa kasamaang palad, ang kanyang bunsong anak na si James ay namatay noong 2010. Aksidente itong nahulog mula sa ika-apat na palapag habang naninigarilyo sa kanilang balkoni. Nakausap pa nila ito at nadala sa hospital. Ngunit doon binawian ng buhay. Binalot pa ng kontrobersiya ang pagkamatay nito na siyang nakadagdag sa hinanakit ni Toni. Ngunit dahil sa pananampalataya at tulong ng mga kaibigan gaya ni Alice Soto, ay nalagpasan niya ang pagsubok na ito. 2014 nang lisan nito ang longest noontime show na 8 Bulaga. Ayon sa kanya, dahil ito sa iniindang sakit sa kanyang balikat, ay nangangailangan ng pagtuunan ng pansin ang kanyang pagpapagaling at napilitan na tuluyan niyang lisanin ang longest noontime show. Itinuon ngayon ni Toni Rose ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa kanyang ina at nais rin itong tumulong sa simbahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo sa mga single parent o mga ina na nawalan ng anak. May mga mabigat mang pinagdaanan. Marami pa rin gustong gawin at matulungan si Toni Rose na isang ugali raw ng iminana sa kanyang ina.